Minsan ay tinawag na baduy o tumasa ng mga kritiko. Ngunit pinatunayan ng AGs ang kanilang halaga at naging isa sa mga pinakamatagumpay na banda sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi na kompleto ang grupo dahil sa pagparaw ng isa sa kanilang lead vocalist na si Mercy Sunot. Ating kilalanin ang iba pang mga miyembro ng bandang AGs. The Philippine Showbiz List presents Sino-Sino ang mga miyembro ng bandang AGs. Juliet Sunot. Si Juliet Sunot, na kilala sa kanyang powerful voice, ay isa sa mga lead vocalist ng AGs. Kasama niya sa banda ang kanyang mga kapatid na sina Ken at Mercy, na tulad niya ay nagmula sa Cagayan de Oro. Dahil sa kanilang talento sa pagkanta at natatanging boses, nakarating sila sa Japan upang magtanghal. Isang patunay ng kanilang determinasyon at pagsusumikap sa mundo ng musika. Hindi naging madali ang kanilang mga pinagdaanan bilang banda. Ayon kay Juliet, kahit may mga pagsubok at problema, nawawala ang mga ito kapag nasa stage na sila. Ibinahagi rin niya na ang musika ang nagpapanatili ng kanilang samahan. Natatawang sinabi ng mga miyembro na kailangan nila ang kanilang trabaho, kaya nagsasama-sama sila. Sa kabila ng mga tawa, seryoso ang kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay sa industriya. Nang tumanggap sila ng unang malaking oportunidad sa isang kilalang bar, sila ay nakaramdam ng kaba at pangamba dahil sa klase ng mga manonood. Sanay sila sa simpleng mga tao na nakatsinelas at lasing. Gayunpaman, hindi sila pinapayagang tumugtog ng kanilang mga orihinal na kanta. Pumayag ang may-ari na kantahin nila ang kanilang mga orihinal na awitin pero sa linggo lamang. Iniisip na ito ay magiging isang araw na mahina ang dating ng tao. Sa kanilang gulat, napuno nila ang lugar at ang mga manonood ay sunod-sunod na humiling ng kanilang mga kanta. Nagulat naman sila nang malaman na gagamitin ang kanilang musika sa isang musical noong 2014, isang malaking karangalan sa kanila na minsan na rin minamaliit sa industriya. Sa kanilang mga lead vocalist, si Juliet ang pinakamaselan sa kalidad ng kanyang boses. Sinabi niya na kahit sa simpleng pagkain tulad ng ice cream, siya ay nag-iingat. Inamin niya na mahalaga ang disiplina, lalo na't may edad na sila. Kaya't kailangan ng sapat na tulog upang mapanatili ang magandang kondisyon ng boses. Ray Abinoha. Si Ray Abinoha ang lead guitarist at vocalist ng bandang AGs at siya ang nag-iisang lalaki sa grupo. Ang talented at magaling sa musika na si Ray ay nagmula sa Southern Leyte. Para kay Ray, hindi nila iniinda ang bansag na baduy sa kanilang musika dahil alam nila na ang kanilang audience ay mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa simula, upang ma-promote ang kanilang halik album, mga kaibigan nila ang tumatawag sa mga istasyon ng radyo sa madaling araw para mag-request ng kanilang mga kanta. Gayunpaman, madalas na tumatanggi ang mga DJ dahil ang tingin nila sa kanilang musika ay masyadong malakas at maingay. May mga kritiko rin na tinatawag ang kanilang musika na pang masa o baduy. Isang R&B performer pa nga ang tumanggi na makasama sila sa stage dahil sa paniniwalang ang kanilang musika ay para sa Class A na tila salungat sa AGs. Hindi alam ng marami, ang pangunahing kompositor ng mga kanta ng AGs ay ang kapatid ni Ray na si Celso Abinoha na sa kasama ang palad ay yumauna. Ayon kay Ray, maraming pangarap ang kanyang kapatid na natupad tulad ng marinig ang kanyang mga kanta sa radyo. Noong buhay pa si Celso, sumasama siya sa mga gig ng banda kahit hindi pa sila sikat. Malungkot na ibinahagi ni Ray na naging biktima ng droga ang kanyang kapatid noong nasa kolehiyo sa Olongapo. Ang kondisyon ng utak ni Celso ayon sa doktor ay hindi na maibabalik sa dati. Sa kabila nito, patuloy siyang nagsusulat ng mga kantang puno ng emosyon at hugot tungkol sa pag-ibig, pagkawala at sakit, mga kantang bagay na bagay sa power vocals ng mga Sunot Sisters. Sabi ni Ray, tatlong klase ng kanta ang nililikha ng kanyang kapatid, mga love songs, angry songs at super angry songs. Ang kwento sa likod ng basang-basa sa ulan ay isang halimbawa. Ayon kay Ray, dinala ni Celso ang kanyang sariling banig at gitara habang tuliro at napadpad siya sa UP Village sa Quezon City kung saan siya ay binugbog. Umuwi siya ng basang-basa at sugatan at kinabukasan ay naisulat niya ang kanta. Ang mga lyrics nito ay naglalarawan ng pagiging lugmok ngunit sinusubukang bumangon mula sa personal na mga laban. Ayon pa kay Ray, kung nabubuhay lang sana ang kanyang kapatid ngayon ay tiyak na matutuwa ito sa kanilang tagumpay. Ang alaala ni Celso ay patuloy na nabubuhay sa kanilang mga kanta at ang tagumpay ng banda ay isang parangal sa kanya.
Ken Sunod. Si Ken Sunod na nagmula sa CDO ay isa rin sa mga lead vocalist ng AGs. Kahit huli siyang sumali sa banda noong 2011, hindi nawala ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa musika. Ayon kay Ken, siya ay very lucky dahil hindi niya naranasan ang matitinding hamon na pinagdaanan ng banda sa mga unang taon ng kanilang karera. Sa kabila nito, ipinakita niya kanyang natanging galing sa pagganta na naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng AGs. Tulad ng kanyang mga kapatid na sina Juliet at Mercy, si Ken ay may natural na talento sa musika at isang tinig na kayang umantig sa puso ng mga listeners. Isa sa mga dahilan kung bakit nanatiling buo ang AGs sa loob ng maraming taon ay ang matibay na samahan ng mga miyembro. Hindi kailanman nagkaroon ng pagbabago sa line-up ng banda o sumagi sa isip nila ang mag-disband. Ang kanilang samahan na puno ng suporta at pag-unawa sa isa't isa ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming musikero at fans. Stella Pabico. Si Stella Pabico ang keyboardist ng bandang AGs, isang tao na puno ng talento at dedikasyon sa musika. Nagmula siya sa Misamis Occidental at bahagi siya ng bandang nagdala ng mga kantang puno ng damdamin sa puso ng mga Pilipino. Bago pa sumikat ang AGs, naaalala ni Stella na noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang maagang bahagi ng dekada 90, sila ay nababayaran ng maliit na halaga, minsan ay 32 pesos lamang kada palabas. May pagkakataon pa nga na pumayag silang magtanghal sa isang mall show para sa halagang 80 pesos lamang upang maibenta ang kanilang unang album. Subalit, hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na tinanggihan ng mall dahil sa sobrang dami ng tao na hindi makontrol. Para kay Stella, lahat ng mga karanasang ito ay naging mahalaga dahil marami silang natutunan sa kanilang pagsisimula. Ang mga hamong ito ang nagpatibay sa kanilang determinasyon at nagbigay daan sa tagumpay na kanilang tinatamasa ngayon bilang isa sa mga pinakatanyag na banda sa Pilipinas. Rowena Adriano. Si Rowena Weng Adriano ang bassist ng sikat na bandang AGs at siya ay nagmula sa Pampanga. Taglay niya ang natatanging talento sa musika na nagbigay daan sa kanyang tagumpay at katanyagan sa larangan ng musika sa Pilipinas. Bilang bassist ng banda, siya ang nagbibigay ng pundasyon sa tunog ng AGs na nag-aambag sa kanilang mga kantang puno ng emosyon at lakas. Ang kanyang husay sa pagtugtog ay isang mahalagang bahagi ng kanilang matagumpay ng mga pagtatanghal na kinikilala sa loob at labas ng bansa. Ang musika ay naging daan para mabago ang takbo ng kanyang buhay, mula sa simpleng pamumuhay sa Pampanga hanggang sa stage ng mga pangunahing konsyerto. Si Weng, kasama ang iba pa mga miyembro ng AGs, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga fans sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon at walang kapantay na talento sa musika. Vilma Goloviogo. Si Vilma Goloviogo ang astig na drummer ng bandang AGs. Isang musikero na may pambihirang talento na nagmula sa Maynila. Si Vilma nagbibigay ng matinding ritmo at enerhiya sa kanilang mga kanta na siya nagpapatibok sa musika ng banda. Bago nila narating ang rurok ng tagumpay, maraming pagsubok ang kanilang hinarap. Naalala pa ni Vilma noong panahon na wala pa silang production assistants, kaya sila-sila mismo ang nagbubuhat ng kanilang mga music equipment. Hindi nila alintana ang hirap, bit-bit ang kanilang mga gamit papunta sa mga venue, gamit ang taxi o kahit mga jeepney. May mga pagkakataon pa ngang nagtanghal sila sa mga hindi inaasahang lugar tulad ng gitna ng palayan na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa musika. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay sa kanila at nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang tagumpay. Si Vilma, sa kabila ng mga hamon, ay patuloy na nagpakita ng husay at tapang sa kanyang pagtugtog na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga fans. Mercy Sunod. Si Mercy Sunod na taglay ang soulful voice at isa rin sa mga lead vocalist ng bandang AGs ay nagbigay ng kakaibang emosyon at buhay sa kanilang musika. Kasama ang kanyang mga kapatid, nagmula siya sa Cagayan de Oro at nagtaglay ng husay na humubog sa tagumpay ng banda. Ayon kay Mercy, lubos ang kanilang pasasalamat sa Diyos sa pagpapala ng pagmatagalang karera sa industriya ng musika. Ani pa ni Mercy, ang motto nila sa buhay ay pagkakaisa bilang banda at bilang pamilya. Nagbaliktanaw si Mercy sa mga hamon na kanilang hinarap bago sumikat. Inalala niya kung paano sila nag-umpisa ng halos walang makain at nagpo-promote ng kanilang musika ng walang sapat na pondo. Hindi naging madali para sa AGs ang makilala.
kinailangan nilang maglako ng demo tapes sa iba't ibang recording companies, subalit madalas silang natatanggihan. Kaya naman labis ang kanilang pagkagulat at tuwa nang magsimulang tangkilikin ang kanilang mga kanta sa radyo. Ngayon, ang mga awitin ng AGs ay itinuturing ng mga OPM classic at paboritong tugtugin sa mga videoke at singing contest dahil sa tagla nitong napakalakas na impact sa mga listeners. Subalit isang malungkot na balita ang gumulat sa mundo ng musika at sa kanilang mga fans nang pumanaw si Mercy dahil sa cancer sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California noong November 18, 2024 sa edad na 48. Nagdiwang pa si Mercy ng kanyang huling kaarawan noong November 6, 2024 at isang video post ibinahagi niya ang lungkot na kanyang nararamdaman dahil mag-isa siyang nagpapagamot sa Amerika. Ang pamana ni Mercy sa musika at ang kanyang di matatawarang kontribusyon sa AGs ay mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino bilang simbolo ng katatagan, talento at pagmamahal sa sining.